Kailangan mong mag-asawa ng babaeng stable at maganda ang family background. Alam mo naman kung gaano namin pinaghirapan ng mama mo na maabot natin kung ano mang meron tayo ngayon. Papa, I do have a girlfriend and I think you'll actually like her. Pero hindi lang ako sigurado kung handa na kami para sa kasal. Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, ay tuluyan na ngang nagkamabutihan sina Sabel at Ethan. At kanilang napagkasunduan na mas kilalanin pa ang isa't isa. Ngunit, biglang nakatanggap ng tawag si Ethan na nasa ospital ang kanyang ama. Ating tunghayan ang mga susunod na pangyayari sa 7th kabanata. Sa murang edad pa lang, natutunan na ni Ethan na pagdating sa negosyo, hindi pwedeng ilatag ang lahat ng iyong emosyon. Tumatak na sa kanyang isip na ang negosyo ay isang malaking poker game. Kaya naman, minsan hanggang sa personal niyang buhay, nadadala niya ang ganitong mindset. Pagkatapos pumanaw ng kanyang ina, na siyang emotional support niya, natuto si Ethan na maging seryoso sa harap ng kanyang ama. Kailangan niyang patunayan bilang panganay na anak na mature siya sa kabila ng kanyang edad at katiwa-tiwala siya pagdating sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Balang araw, ikaw na lang mag-isa ang magmamanage ng lahat ng pinaghirapan namin ng mama mo. Madalas na sabihin ng kanyang papa nung teenager pa lang siya. You need to man up. Hindi uubra ang pinag-aralan mo kung di ka marunong kontrolin ang emosyon mo at basahin ang emosyon ng iba. Hindi maipagkakaila ni Ethan na labis-labis na pressure ang idinulot nito sa kanya. Ginawa niya ang lahat upang maabot ang expectations ng ama. Sa loob ng ilang taon, sinigurado niyang masusunod niya lahat ng tinuturo ng ama, hindi lang tungkol sa pagmamanage ng negosyo, kundi pati sa kung paano siya dapat gumalaw. Hanggang sa namalayan niya na lang na sa proseso ng pagkatuto niya kung paano itago ang kanyang emosyon para sa negosyo, lalong nagkaroon ng bangin sa pagitan nilang mag-ama. Kuya Gio, matagal pa ba tayo? Tanong niya sa driver ng pamilya nila. Sir Ethan, malapit na tayo pero sobrang traffic talaga eh. Sagot naman ng nakatatandang lalaki. Alam niyang bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang boses. Kung nakikita siya ng kanyang ama, siguradong makakatanggap na naman siya ng sermon tungkol sa pagiging emosyonal niya. Pero sa mga oras na yon, wala nang pakialam si Ethan. Matanda na siya at kayang-kayang kontrolin ang emosyon niya. Pero surely, ang sitwasyong ito ay isang exception sa ganoong klaseng mindset ng ama niya. Nabalitaan niyang sinugod sa ospital ng kanyang papa. Paano siya aaktong rasyonal at lohikal kung ang alam niya lang ay nasa intensive care unit ito at wala pa ring malay? Hindi siya mapakali sa kanyang kinauupuan at wala siyang ibang magawa kundi hintayin umusad ang trapiko at pigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. May maliit na parte sa kanya na hinihiling na sana'y kasama niya pa rin si Sabel dahil kahit papano'y napapakalma siya nito. But he knew he couldn't ask that of her. At isa pa, hindi ito magandang sitwasyon para makilala niya ang kanyang ama. But a man could wish for some company during this stressful time. Sir, nandito na po tayo. Hindi pa natatapos magsalita si Kuya Gio ay dali-dali nang bumaba ng sasakyan si Ethan at halos tumatakbo papasok ng ospital. Hindi niya alintana kahit na sobrang nilalamig siya dahil sa basa pa rin ang suot niyang suit at naka-aircon ang buong building. Humahango siya nang marating niya ang desk ng nurse upang itanong kung nasaan ang kanyang ama. Excuse me, may pasyente ritong kaka-admit lang? Antonino Suarez? Aligagang tanong niya.
Mabilis namang lumapit ang isang nurse upang i-assist siya. Hindi mapigilan ni Ethan na bumuntong hininga habang nagtitipa ito sa monitor. Antonino Suarez, nasa... Sir Ethan! Agad na napalingon ang lalaki at nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang sekretarya ng kanyang ama. Sandali siyang bumaling sa nurse. Thank you. Mabilis niyang sambit bago naglakad patungo sa sekretarya ng kanyang ama. Elise! Pagbati niya rito. Hindi na siya nag-atubili at sinimulan itong paulanan ng katanungan. Kamusta ang papa? Anong sabi ng doktor? Does this hospital have the means to take care of him or do we need to move him somewhere else? Marahang hinawakan ni Elise ang kanyang braso, bagamat patuloy sila sa paglalakad. Everything's okay here. Don Antonino won't need to be transferred. Bahagyang naibsan ang pag-aalala ni Ethan. Ngunit nang makapasok sila sa elevator, hindi niya maiwasang isipin na hindi pa sinasabi sa kanya ni Elise ang kabuuan ng sitwasyon. He almost didn't want to ask. Ignorance was bliss, after all. Pero wala siyang choice. Anong kalagayan ng papa? Tanong niya. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat reaksyon ni Elise. Hindi man ganon kalapit sa isa't isa sina Ethan at Don Antonino, ngunit marami ding naituro sa kanya ang ama. Lalo na sa pagbabasa ng mga tao. Kaya nga kahit papano'y sa simula pa lang nagkaroon na siya ng ideya tungkol kay Isabel. At sa inaasal ni Elise ngayon, hinahanda na ni Ethan ang kanyang sarili para sa masamang balita. Nang tumigil ang elevator sa third floor, doon lang muling nagsalita si Elise. To be honest, Sir Ethan, it doesn't look very good. Pero mas mabuti siguro kung yung doktor na lang ang magpaliwanag sa inyo. Pakiramdam ni Ethan naninikip ang kanyang lalamunan. Pero hindi na niya kinulit pa si Elise na sabihin sa kanya at binilisan niya na lang ang paglalakad hanggang sa makaharap niya ang doktor na umaasikaso sa kanyang ama. Mr. Suarez, I'm sure you're aware of your father's health conditions, sabi ng doktor. Malubha ang kondisyon ni Don Antonino at although sa ngayon ay stable na siya, kakailanganin niya ng lubhang pag-iingat because we're concerned the next trip to the emergency room might be fatal. Tumangu-tangu na lamang si Ethan at pinasalamatan ng doktor. Saglit na chinek ni Ethan ang ama bago umupo sa tabi ng hospital bed nito habang hinihintay na magkamalay si Don Antonino. Elise, ikaw na munang bahala sa appointment at meetings ni Papa. Bili ni Ethan sa sekretarya. And can you make sure this doesn't get leaked to the press? I'm sure gugustuhin ng Papa na magkaroon ng privacy once magising siya. Of course, Sir Ethan. Agad na sagot ni Elise. I will also inform the board about the situation. I have also contacted your younger brother and he knows what happened to Don Antonino. Nakisuyo na rin ako kay Kuya Gio na dalahan ka ng bagong damit dito. He'll be here in a while. Thank you, Elise. Sabi ni Ethan na hindi inaalis ang tingin sa kanyang ama. You should go home as well. Once you're done, ako na ang bahala sa papa para makapagpahinga ka rin. Mukhang nagulat at nag-aalangan pa ang dalaga. Sigurado kayo, sir? I can stay for a while. Umiling na lang si Ethan at numiti. Papa would want you to be well rested so you can better manage his affairs. Sige na. Ilang minuto pagkatapos umalis ni Elise. Dumating naman si Kuya Gio. Dala ang panibagong damit para sa kanya. Nang makapagbihis na siya sa mas komportabling damit, kinuha niya ang kanyang cellphone mula kay Kuya Gio upang i-text si Isabel. Hi, nakauwi ka na ba? Nasa ospital pa rin ako, pero okay naman ang papa. I hope you've had dinner already. Matapos niyang isend ang message, nanatili na lang si Ethan sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya na malayang nakatulog siya sa kanyang kinauupuan.
ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataon upang maalala ang kanyang panaginip bago muling nagising si Ethan nang pumasok ang nurse sa silid. "Ethan, iho!" Napalingon si Ethan nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Dali-dali siyang lumapit dito at hinawakan ang kamay nito. "Papa, anong nararamdaman mo?" tanong niya. "Buhay pa ako!" prangkang sagot ni Don Antonino. Bagamat garal-gal ang boses nito. "Anong status ng mga transactions ng kumpanya? Balita ako may na-close ka raw na deal?" Bahagyang napakamot ng kanyang ulo si Ethan. "Papa naman, nasa ospital ka na't lahat-lahat, yung negosyo pa rin ang inaalala mo?" aniya. Walang ibang magawa si Ethan, kundi alalayan ng ama nang subukan itong maupo. "Natural. Uunahin kong alalahanin ang negosyong pinaghirapan naming itaguyod ng mama mo." Giit ng kanyang ama. Hindi siya halos makapaniwala na kagagaling lang nito sa kritikal na kondisyon. Kaya naman, hinanda na ni Ethan ang sarili para sa magiging litanya nito. "Sinasabi ko sa iyo, Ethan, hindi na ako bumabata. Kailangan mo nang ihanda ang sarili mo para sa pagiging head ng kumpanya," sabi ng ama. "At hindi mo kakayanin iyon ng mag-isa. Kailangan mo ng asawa na makakatulong sa'yo na palaguin ang negosyo natin." Gustuhin man ni Ethan na questionin ang mga sinasabi ng ama tungkol sa pag-aasawa dahil halos memoryado na niya ang mga sasabihin ng ama. Kaya't naupo na lamang siya sa gilid ng kama nito at hinihintay itong matapos. "Kailangan mong mag-asawa ng babaeng stable at maganda ang family background. Alam mo naman kung gaano namin pinaghirapan ng mama mo na maabot natin kung anong meron tayo ngayon. Walang-wala kami noong pinanganak ka, kaya kailangan kong gapangin ang lahat para lang hindi tayo hamakin ng mga kamag-anak ng mama mo." "Papa, I do have a girlfriend and I think you'll actually like her," sabi na lamang ni Ethan. "Pero hindi ko lang sigurado kung handa na kami para sa kasal." "At bakit naman hindi?" tanong ng kanyang ama. "Nasa tamang edad ka naman na. At kung galing sa prestihiyosong pamilya ang girlfriend mo, siguradong maiintindihan niya kung bakit kailangan niyong ipakita sa mga kasosyo natin na kaya niyong patakbuhin ang negosyo natin." Bahagyang tumikhim si Ethan. Hindi niya gustong ilagay sa ganoong posisyon si Sabel. Alam na alam niya kung anong pakiramdam ng ma-pressure dahil sa expectations ng kanyang ama. "Papa, at kailan mo balak ipakilala sa akin itong girlfriend mo?" Patuloy na tanong ni Don Antonino. "Kapag bedridden ako? Gusto ko siyang makilala sa lalong madaling panahon, nagkakaintindihan ba tayo?" Napabuntong hininga na lamang si Ethan. "Yes, Papa. Ipapakilala ko siya sa'yo this week kapag bumuti na ang lagay mo," pangako niya. "Excuse me, I'll just check in with your doctor." Nahilamos ni Ethan ang kanyang mukha pagkalabas niya ng silid ng ama. Hindi niya muna hinanap ang doktor nito at sa halip ay naupo sa labas ng silid. Alam ni Ethan na maganda ang intensyon ng kanyang ama at naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng mga pananaw ng kanyang ama. Sa tingin niya rin, kung siya rin ay naranasan ng mga pinagdaanan ni Don Antonino, magiging jaded at pessimistic din siya. Ngunit, sa kabilang banda, Ethan is his mother's son through and through. Lumaki siyang kasama ito palagi dahil sa masyadong abala ang kanyang ama sa pagpapalago ng negosyo nila, kaya't malaki ang impluwensya ng paggabay ng kanyang ina kay Ethan. Sila ng kapatid niyang si Elliot ang sakse kung paano naapektuhan ang kanilang ina sa labis na dedikasyon ng kanilang ama sa pagpapayaman.
Mahal ko ang papa niyo at suportado ko ang lahat ng effort niya. Sabi ng kanilang ina noong nabubuhay pa ito. Pero nakakalungkot na hindi niya kayang i-balance ang oras niya sa pamilya at sa negosyo. Pero mama, hindi ba dapat masaya tayo dahil may pera tayo dahil kay papa? Inosenteng tanong ni Elliot. Bahagyang ngumiti ang kanilang ina at marahang hinawakan ang pisngi nilang magkapatid. Boys, makinig kayo kay mama, okay? Mayroon tayo palaging choice na maging masaya. May pera man o wala. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang i-appreciate ang mga taong nakapaligid sa inyo para sa kung ano talaga sila. Regardless ng katayuan sa buhay. Tandaan nyo yan, ha? And Ethan took that to heart. Kahit kinukonsidera ni Don Antonino si Elliot bilang problem child, alam ni Ethan na tinandaan din ng kababata niyang kapatid ang mga pangaral ng kanilang ina. Kaya naman sa mga oras na yun, hindi makapili si Ethan kung susundin niya ba ang nais ng ama upang siguraduhin hindi sila maghirap ulit o pananatilihin ang pilosopiya ng kanilang ina na ibinuhos ang buong pagkatao niya sa pangangalaga sa kanilang pamilya. God, I wish you were here to tell me what to do. Bulalas ni Ethan sa kawalan. Ibibigay niya ang kahit ano para lang makasama ulit kahit sandali ang kanyang ina. Muling bumalik sa alaala ni Ethan ang huling beses na nakasama niya ang kanyang ina. 12 years old lang siya noon at sobrang saya niya dahil gagraduate na siya mula sa elementarya. Abala nung araw na yon si Don Antonino sa paghahanda para sa isang major meeting. Kaya sina Elliot at ang mama niya lang ang kasama niya sa pag-akyat ng stage. Ethan, busy lang ang papa mo sa negosyo ngayon. Sabi sa kanya ng ina. Lagi naman siyang busy eh. Pilyong sabat ng 9 na gulang na si Elliot. Dahilan upang pabiru siyang kurote ng kanilang mama. Pero tatandaan mo, proud na proud sa'yo ang papa mo. Pagpapatuloy ng mama nila. At mahal niya tayo, kaya siya sobrang nagtatrabaho. At dahil gusto niyang ipakita sa ina na isa siyang huwarang anak, pinigil ni Ethan ang nagbabadya niyang luha at yinakap ang ina. Ang importante sa akin, nandito ka, mama. Sinulit nilang 3 ang araw na yun at sinigurado ng kanilang ina na masi-celebrate nila ng maayos ang graduation ni Ethan. Sinamahan din nila ang mama nila na bumili ng paborito nitong pabango. Tulad ng pinagamit ni Ethan kay Sabel nung nakaraang araw. Sobrang saya ng araw na yun. Hindi niya akalain na iyon na pala ang huling beses na makakasama nila ang kanyang ina. Iyon na pala ang huling beses na mayayakap niya ito. Kinagabihan lang ay nagkaroon ito ng aneurysm. Masyado pang bata sina Ethan at Elliot noon upang maintindihan ang ibig sabihin nito. Ang alam lang nila, base sa mga narinig nilang usapan ng doktor at ni Don Antonino, ay pumutok ang ugat sa ulo ng ina nila. Matagal man niyang hindi nakapiling ang ina, confident si Ethan na magugustuhan nito si Sabel para sa kanya sa kabila ng katayuan nito sa buhay. Napasulyap siya sa kanyang cellphone at napangiti nang makita ang reply ni Sabel. Sorry sa late reply. Nakabantay kasi si nanay. Pagdadasal ko ang mabilis na recovery ni Don Antonino. Huwag mong kalimutang alagaan din ang sarili mo. Muling napatingin si Ethan sa direksyon ng silid ng kanyang ama. Nakapagdesisyon na siya. Ipapakilala niya si Sabel sa ama bilang respeto lang din. Pero susundin niya ang inuudyok ng kanyang puso na siyang gugustuhin ng kanyang ina. At hindi niya hahayaan ang ama na diktahan ang magiging takbo ng relasyon nila ni Sabel.
Ethan would do his best for Sabel and be the kind of man his mama would want him to be. At dito na nga po nagtatapos ang ikapitong kabanata. Dahil sa malubhang kondisyon ng ama, lalong na pressure si Ethan sa usapin ng pag-aasawa. Ngunit magkaiba ang pananaw ng magulang tungkol sa taong makakasama niya habang buhay. Matutuloy kaya ang pagpapakilala ni Ethan kay Sabel sa papa niya? Paano kung malaman ng ama na isang labandera ang girlfriend nito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.